Napakaraming kasulatan mula sa mga sinaunang tao ang nagsasabi na sila ay nakakita ng mga lumilipad na sasakyan kung saan nakasakay ang kanilang mga Diyos. Ang iba nga ay nagsasabi pa na sila ay kinuha ng Diyos upang sila ay dalhin sa langit. Walang duda na ito ay nagkukwento ng UFO phenomenon noong unang panahon. Magiging interesante at makahulugan na ang kwento ng Tower of Babel. Para bang natatakot ang Diyos sa kakayahan ng sangkatauhan, hindi ba? Ang kakayahang makalipad at ang pribilehiyong makarating sa langit ay para lamang sa mga Diyos, hindi sa mga tao. Matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101. Ka-LE, kung bago ka pa lang sa channel na ito at mahilig ka sa mystery at ancient alien topics, mag-subscribe ka na at mag-enjoy kasama ng lumalaki nating team. Marami kaming series na pwede mong ma-enjoy. Magpunta ka lang sa playlist tab ng ating channel o hindi naman kaya sa description ng video na ito. At KLE, hihiling lang ako sa inyo ah, na huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang ating mga videos sa mga tropa niyo para marami pang makasali sa ating talakayan. Maraming salamat sa inyo mga KLE. Utang namin sa inyo ang lahat. Sa nakaraang Sabado, pinag-usapan natin ang nakakamanghang kwento kung paano nakatulong ang Biblia sa mga archaeologist. Ginamit nila ang mga Bible verse upang maghanap ng clue kung saan at paano makikita ang mga sinaunang sibilisasyon ng Mesopotamia. Ito ay biblical archaeology. Nakalungkot lang na hindi maganda para sa Bible ang kinahinatnan ng pag-aaral na ito. Kung gusto nyong malaman kung bakit at paano ito nangyari mga ka-LE, panoorin niyo yan mamaya pagkatapos nyo dito ah. Pinapangako ko sa inyo na marami kayong sikretong matututunan tungkol sa ating kasaysayan at sa biblical archaeology. Ngayon naman sa video na ito, tatalakayin natin ang kwentong iniulat sa atin ng Genesis. Ito ay tungkol sa pagtatangka ng mga tao na marating ang langit at maging katulad ng Diyos. Pero ang bagay na ito ay kinagalit ng Diyos at pinigilan niya ang mga tao na matupad ang kanilang gusto. Sisirin na natin ang madilim na balong ito mga ka-LE. Heto na ang ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ang kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manunood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, ka-LE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula, kumuha ka na ng otap at kape. Umupo at mag-relax dahil tatalakayin na natin ang isang pambihirang biblical story. Noon pa man, ang mga tao ay ninanais na marating at malakbay ang kalangitan. Dahil ang lugar na ito ay laging inilalarawan bilang isang lugar na puno ng purong kasiyahan at buhay na walang hanggan. Ayon sa mga sinaunang kasulatan mga ka-LE, ang mga Diyos ng langit at lupa ay malayang nakakapunta sa langit kung kailan nila gustuhin at malaya rin silang nakakababa dito sa lupa kung kanilang nanaisin. Ang mga sinaunang tao sa Mesopotamia ay naninindigan na ang kanilang mga Diyos na kung tawagin ay Anunnaki, ay kayang gawin ang mga bagay na ito. Para makaakyat sa langit at makababa sa lupa, ang mga Anunnaki ay lumilipad. Pero mga ka-LE, malinaw din nilang inilarawan na ang kakayahan ng mga Diyos na makalipad ay hindi isang natural na abilidad na kanilang taglay. Dahil ayon sa mga tablets, nagkagawa ng mga Anunnaking makalipad dahil sa mga teknolohiya at makinang kanilang taglay. Tayong mga tao ngayon, gumagamit tayo ng mga rocket ship, space shuttle, helicopter, at iba pang mga sasakyan para makalipad, hindi ba? Ngayon mga ka-LE, alam nyo ba na hindi na bago ang bagay na ito?
Napakaraming kasulatan mula sa mga sinaunang tao ang nagsasabi na sila ay nakakita ng mga lumilipad na sasakyan kung saan nakasakay ang kanilang mga Diyos. At mga ka-LE, ang iba nga ay nagsasabi pa na sila ay kinuha ng Diyos o ng anghel at isinakay sila sa mga sasakyang ito upang sila ay dalhin sa langit. Sa katunayan nga mga ka-LE, ang ganitong klase ng kwento ay hindi lang natin makikita sa Mesopotamian literature. Dahil mababasa din natin sa Bible ang mga kwentong kagaya nito. Ang mga simpleng tao, mga propeta at mga hari ng sinaunang mundo ay nagkukwento na noon sila ay nakakita ng mga UFO sa langit. Ang pinakakilala sa mga UFO story ng sinaunang mundo ay ang kwento ng propetang si Ezekiel. Ayon sa kanyang ulat, biglang lumitaw ang isang buhawi kasabay ng isang sasakyang lumilipad. Ito ay napakaingay at napakalaki. Sa loob naman ng pambihirang sasakyang ito, nakita ni Ezekiel ang Panginoon na nakaupo sa isang magandang trono. Ngayon mga ka-LE, nang silipin ng nasa engineer na si Joseph Blumrick ang biblical story na ito, sinuri niya ang inilalarawan ni Ezekiel. At lumalabas sa kanyang pagsusuri na ang inilalarawan ni Ezekiel ay isang totoong functional na sasakyan. Ayon pa sa kanyang mga ka-LE, ito raw ay isang helicopter na nasa ibabaw ang piloto. Ito ay mayroong apat na paa bilang suporta at apat na helice upang makalipad. Kapag ito ay lumilipad, ito ay nakakalikha ng isang buhawi. Para bang kagaya ng mga helicopter na nakikita natin ngayon. Ngayon mga ka-LE, kung susuriin natin ang kwentong ito, walang duda na ito ay nagkukwento ng UFO phenomenon noong unang panahon. Inilalarawan niya ang sasakyang kanyang nakita na ginagamit ng Diyos upang siya ay makapaglakbay at makalipad. Noon pa man, ninanais na ng sangkatauhan na makalipad at makapaglakbay sa mga bituin katulad ng mga Diyos. Kaya hindi nakakapagtaka na may mga kwento mula sa sinaunang mundo ang nagsasabi na noon, nangahas ang sangkatauhan na abutin ang kalangitan. Mga ka-LE, ang kwentong aking tinutukoy ay ang kwento ng Tower of Babel sa Genesis. Ito ay isang misteryoso at pambihirang kwento. Nagtataglay ito ng malalim at nakatagong kahulugan na hindi maunawaan ng marami. Ngayon mga ka-LE, susuriin at ipapaliwanag ko sa inyo ang Tower of Babel story. Pero paalala muna bago tayo magsimula. Ang video na ito ay karugtong ng mga nauna nating video tungkol sa Garden of Eden at Great Flood, kung saan sinuri at tinalakay natin ang mga natatagong kahulugan at contradictions ng mga kwentong iyon. Kung gusto nyong malaman kung ano-ano mga hidden meanings at contradiction na matatagpuan sa mga kwentong ito, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo dito. Pinapangako ko sa inyo mga ka-LE na marami kayong matututunan. Ngayon, simulan na natin. Ang Tower of Babel. Ang biblical tale ng Tower of Babel ay nangyari pagkatapos ng Great Flood. Sa puntong ito, muli nang dumarami ang bilang ng mga tao sa mundo at ang ilan sa kanila ay nagtungo sa silangan. Ito ay sa lugar na kung tawagin ay Shinar, ang biblical name para sa Sumer. Ngayon mga ka-LE, alam na ng mga taong ito kung paano magtayo ng mga gusali gamit ang mga bricks. Dahil dito, silang lahat ay nagkasundo at sinabing, "Halika kayo, bumuo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang tuktok ay makakarating sa kalangitan. At gumawa tayo ng ating Shem. Baka tayo mangalat sa mukha ng mundo." Ngayon mga ka-LE, ang salitang Shem na matatagpuan sa Bible verse na ito ay isang kaso ng mistranslation. Ang akala ng maraming scholar noon, ang ibig sabihin nito ay pangalan o reputasyon para sa mga taong nagtayo ng Tower of Babel. Pero mga ka-LE, ito ay isang malaking pagkakamali dahil ang mistranslation na ito ay nagawang baguhin ang buong kahulugan ng kwento. Talakayin muna natin ang salitang Shem bago tayo magtuloy-tuloy mga ka-LE. Malaki kasi ang bearing ng salitang ito sa Tower of Babel story. Ngayon mga ka-LE, ano ba talaga ang ibig sabihin nitong Shem na ito at bakit ito mahalaga? Ito ba ay nangangahulugang pangalan?
reputasyon? O meron pa itong mas malalim na kahulugan? Well mga ka-LE, lumalabas na ang salitang Shem ay nagkalat sa Middle East noong unang panahon. Sa katunayan nga, maraming beses itong nabanggit sa mga tablets na nahukay sa Mesopotamia. Ngayon, ayon sa scholar na si G.M. Redslob, ang salitang Shem ay hango sa salitang Shama, nang ibig sabihin ay siyang patungo sa itaas o sa langit. Ibig sabihin nito mga ka-LE, ang salitang Shem ay may kinalaman sa kalangitan o himpapawid. Sa katunayan nga mga ka-LE, kapag binasa mo ang Hebrew version ng Genesis, makikita mo na dalawang beses na banggit ang Shem rito. Pero ang translation nito sa English ay hindi nagkakasundo. Ang unang Shem ay translated bilang kalangitan. Ang pangalawang Shem naman ay translated bilang pangalan. So, ano ba talagang ibig sabihin ng Shem na ito? May kinalaman ba ito sa pangalan? O may kinalaman ito sa kalangitan? Ano ba talaga? Mga ka-LE, silipin natin ang mga kwentong galing sa Mesopotamia at tignan natin kung paano nila ginamit ang salitang Shem sa kanilang mga kwento. Sa kwento ng mga hari na sina Gilgamesh at Itana, lagi nilang inilalarawan ang Shem bilang isang sasakyan na ginagamit ng mga Diyos upang sila ay makalipad at makapunta sa langit. Mga ka-LE, ito ang tunay na kahulugan ng salitang Shem. Ang ibig sabihin nito ay sky vehicle o sasakyang panghimpapawid. Hindi ito nangangahulugang pangalan o reputasyon. Ito ay isang kaso ng mistranslation. Ngayong alam na natin ang kahulugan ng Shem ay sky vehicle, magiging interesante at makahulugan na ang kwento ng Tower of Babel kapag inintindi natin ito. Ngayon mga ka-LE, mabalik tayo sa kwento. Ang mga tao ay nagdesisyon na gumawa ng sarili nilang syudad at sarili nilang Shem. Ang ibig sabihin nito mga ka-LE ay sasakyang panghimpapawid. Ang planong ito ng mga tao ay hindi nagustuhan ng Diyos. Dahil dito, siya ay bumaba sa lupa upang tignan ang syudad at ang tore na ginawa ng mga tao. Nang makita ng Diyos ang ginawa ng mga tao, siya ay labis na nagalit. Masdan, lahat sila ay iisang bayan at may iisang wika. At ito ay simula lamang ng kanilang gawain. Ngayon, anumang bagay ang kanilang naisin at planuhin ay hindi na magiging imposible para sa kanila. Ngayon mga ka-LE, ang Bible verse na ito ay isa sa pinakanakapagtakang Bible verse na mababasa natin. Dahil kung susuriin mo ang passage na ito, para bang natatakot ang Diyos sa kakayahan ng sangkatauhan, hindi ba? Mga ka-LE, malinaw sa verse na ito na hindi niya nagustuhan ang pagkakaisa at tagumpay ng sangkatauhan. Para bang nakikita niya ang mga tao sa kwentong ito bilang banta na kailangan pigilan upang hindi magtagumpay? Mabalik tayo sa kwento mga ka-LE. Ayon sa kwento, pinigilan ng Diyos ang mga tao sa paggawa ng kanilang tore. Winasak niya ito at nilito niya ang kanilang lingwahe upang sila ay hindi magkaintindihan. Sila ay nagkawatak-watak at itinigil nila ang pagbuo sa kanilang syudad at sa kanilang tore na kayang abutin ang langit. Dahil ang kanilang pagkakaisa ay pinutol at winakasan ng Diyos. Dito nagtapos ang kwentong ito. Ngayon mga ka-LE, nakapagtaka ito ano? Kasi tignan mo, sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaisa ang mga tao at muntik nang maging matagumpay ang kanilang ginagawa. Kaso, winakasan ng Diyos ang bagay na ito at sila ay pinaghiwa-hiwalay. Ang tanong ay bakit? Bakit kailangan putulin ng Diyos ang pagkakaisa ng mga tao? Bakit kaya? Ngayon mga ka-LE, pag-usapan muna natin itong mistranslation ng Shem sa kwentong ito para mas maintindihan natin. Ang pagkakaintindi ng marami sa kwentong ito ay nais ng mga tao sa Babel na lumikha ng sarili nilang pangalan o reputasyon sa pamamagitan ng isang tore na makakaabot sa kalangitan, hindi ba? Heto ang tanong mga ka-LE. Kung nais lang pala ng mga tao na lumikha ng pangalan o reputasyon para sa kanilang sarili, bakit labis na nagalit ang Diyos sa bagay na ito?
Bakit kailangan pa niyang personal na bumaba sa lupa para lang pigilan ng mga tao na lumikha ng pangalan para sa kanilang sarili? Hindi ba dapat mga ka-LE, matuwa siya dahil nagkakaisa ang mga tao na kanyang nilikha? Pero bakit ang nangyari ay kabaliktaran? Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang ang tao ay magkawatak-watak. Ito pa mga ka-LE, kung mataas na tori lamang ang kanilang tinutukoy sa kwentong ito, bakit ito pinuproblema ng Diyos kung alam naman niya na imposibleng maabot ng isang gusali ang langit? Bakit umabot sa punto na kailangan niya itong sirain para lamang hindi matuloy ang plano ng mga tao? Bakit kaya? Mga ka-LE, ang mga katanungan yan ay nagdadala ng malaking pagdududa. Dahil kagaya ng sa kwento ng Garden of Eden at Great Flood, ang pagkilos ng Diyos sa mga kwentong ito ay medyo questionable at walang saysay. Laging walang sapat na dahilan ang kanyang mapaminsalang pagkilos. Pero mga ka-LE, ang mga katanungan yan ay masasagot natin kapag inintindi natin na hindi naman pangalan ang ninanais ng mga tao sa kwentong ito. Lalo nating mauunawaan ang narrative na ito kung iintindihin natin na hindi literal na tore ang kanilang tinutukoy. Ngayong alam na natin ang ibig sabihin ng Shem ay sasakyang panghimpapawid, balikan natin ang Genesis 11:4. Hali kayo, bumuo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang tuktok ay makakarating sa kalangitan at gumawa tayo ng ating Shem. Baka tayo'y mangalat sa mukha ng mundo. Ngayon mga ka-LE, ang tunay na gustong sabihin ng verse na yan ay ito. Nagkasundo ang mga tao na bumuo ng sarili nilang syudad at sariling sasakyang panghimpapawid upang sila ay makapaglakbay at makalipad sa kalangitan tulad ng mga Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinabi nila na ang kanilang tore ay aabot sa kalangitan. Dahil ang turing ito ay may kakayahang makalipad. Ito ay isang Shem, isang sasakyang panghimpapawid. Ayon sa kwento, ayaw ng Diyos sa bagay na ito at pinigilan niya ang mga tao sa pamamagitan ng pagwasak sa kanilang nilikha at paglito ng kanilang salita. Ngayon mga ka-LE, sa perspektibong ito, napansin niyo na mas madaling unawain ang kwento, hindi ba? Dahil mas pinapaliwanag nito ang tunay na kahulugan ng Tower of Babel story. Hindi pangalan at reputasyon ang nais ng mga tao, kaya nagalit ang Diyos. Nais nila na makalipad at makarating sa kalangitan tulad ng mga Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kailangan silang pigilan. Ngayon mga ka-LE, sinabi ko kanina na ang salitang Shem ay nagkalat sa Middle East noong unang panahon, hindi ba? Alam niyo ba na pati ang kwento ng Tower of Babel ay nagkalat din sa iba't ibang kultura ng Middle East noon? Ayon sa mga records ng Babylonian historian priest na si Berossus, may mga taong dumayo sa lupain ng Babylon noon. Ang mga taong ito ay nagtayo ng isang tore na kayang makarating sa langit. Kaso, ang Diyos ay pinatumba ang tore gamit ang isang malakas na buhawi at binigyan niya ng iba't ibang lingwahe ang mga taong ito. Ayon naman sa Greek historian na si Hestias, may mga taong nagtungo sa lupain ng Babylon. Kaso, sila ay umalis din matapos lituhin ng Diyos ang kanilang lingwahe. At ang sinaunang historian naman na si Alexander Polyester mula sa 100 BC ay nagsasabi na noon, ang mga tao ay may iisang lingwahe. Naisipan nila na magtayo ng isang tore na makakarating sa langit. Kaso, nagalit ang Diyos sa bagay na ito. Giniba ng Diyos ang tore gamit ang isang napakalakas na buhawi galing sa langit. At ang mga tao ay naghiwa-hiwalay ng tribo dahil binigyan sila ng Diyos ng iba't ibang lingwahe. Ngayon mga ka-LE, ayon sa mga records na ito, ang kwento ng Tower of Babel ay nangyari sa Babylon. At natalakay naman na natin nung nakaraang Sabado na ang Babel ay ang biblical name ng ancient Babylon, hindi ba? Ngayon, heto na ang interesanting bagay.
Ang lahat ng records na ito mula sa sinaunang mundo ay nagmumungkahi na noong unang panahon, ang kakayahang makalipad at ang pribilehiyong makarating sa langit ay para lamang sa mga Diyos, hindi sa mga tao. Ngayon mga ka-LE, may isang tanong na lang ang natitira. Paano nagawa ng mga sinaunang tao ang isang sasakyang panghimpapawid noon? Sobrang talino na ba nila kaya nagawa nila ito? O merong isang Diyos na tumulong sa kanila upang magawa ito? Mahalagang malaman mga ka-LE na ang kwentong ito ay nagmula sa Babylon. Ito ay isang kultura na naniniwala sa maraming Diyos. At ayon sa mga tablets, lumalabas na may mga Anunnaki ang tumulong sa mga tao upang magawa nila ang higanteng tore ng Babel. Ngayon, kung sino man ang Anunnaking ito, makikilala natin siya sa mga darating pa nating video. Sa ngayon, ito lang muna ang may bibigay namin sa inyo. Ang kwento ng Tower of Babel ay nagpapakita na ang pagkakaisa ng sangkatauhan ay tunay na makapangyarihan. Malayo ang mararating natin kapag tayo ay magsasama-sama. Ang kwentong ito din ay nagpapakita na ang pagkakawatak-watak natin ngayon ay desisyon ng Panginoon. Isang desisyon na hindi pinag-isipan. Isang desisyon na ginawa lamang upang tayo ay pigilan. Pinigilan niya tayong magtagumpay sa pamamagitan ng tulungan at pagkakaisa. Pinigilan niya tayong marating ang kalangitan, bituin, at mga tala. Ngayon mga ka-LE, ito ay isang seryosong tanong. Kung ang Diyos mismo ang pumipigil sa pag-unlad at tagumpay ng tao, may pag-asa pa kaya tayo? Mga ka-LE, sana nagising namin ang isip niyo ha. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!